Okay, video ulit. So, most of you marunong na mag-rotate, 'di ba, mag-transform. Mag-transform ganyan. Okay. Pero paano natin ipo-post na mas madali? Medyo mahirap mag-posing kasi ng 3D dito kay sculptGL. Pero may mga workaround tayo. May ituturo akong mabilis na technique na makakatulong sa inyo mag-pose ng character nyo. So for example, ito, yung body niya. Ito yung paa niya eh. Ito yung paa. Yan yung paa. So, di ba, parang lumilipad. Gusto ko naka-grounded siya. Nakapatong yung paa sa floor. Di ba? So, paano natin gagawin yan? Pwede nating i-mask. Okay? Click ko yung control, hinahold ko yung control, or dito, pwede nyo i-mask. Yan, masking. Okay. Pero, problema nyan, pag trinansform nyo, tignan nyo mangyayari. Dahil lang dito yung orbit nyo, pag trinansform nyo, oops, balik na rin ko. In-invert ko, guys. Masking, invert. Yan. Pag trinansform ko, kunyari, inikot ko, diba? Weird siya, ganun siya. Kasi, kinukuha niya yung point nung orbit na yun. Parang doon siya nagro-rotate. So, ang layo, ang laki ng circumference na iniikutan niya. So, control Z. So, ang technique, balik kayong mask. Okay? Clear nyo muna yung mask. I-deselect nyo. Paano din i-deselect yan? Diba? Pwede nyo i-click tong invert. So, deselected siya. So, ngayon, deselected siya. Balik kayo kay transform. Yan. Balik kayo dito kay transform, ha? So, yan. Tapos, mauusog nyo na ngayon nang wala na affect na 3D polygon. So, pwede nyo ibaba muna. Ibaba nyo. Yan. Okay? Yan. Tapos, next, ibalik nyo sa masking. Tapos, invert nyo ulit. Tapos, piliin nyo na yung imamask nyo, yung irorotate nyo. Okay? So, yan. Okay na ako dyan. Invert ko. Okay? Pwede nyo i-hold yung control. Then, click nyo outside. Or pwedeng invert na lang dito. Then, balik kay transform. Ngayon, ayun yung orbit nyo. Maiikot nyo na. Yan. Diba? Mas madali. Tapos, konting urong. Urong ko dito. Diba? Malalagyan ko na ng inflate yan later on. So, okay. Balik akong inflate. Itanggalin ko muna yung mask. Okay, clear ko yung mask. Balik ako kay inflate. Palitan ko yung brush ko. Lagyan ko ng inflate dyan. Inflate dito. So, pag nagpo-post kayo, isipin nyo talaga, nasisira din kahit pa paano yung polygon. So, ayusin nyo talaga siya. Lalo na pag wala tayong rigging, wala tayong bones na nilagay. Pansin niyo yung mga games, di ba? Minsan nasisira din yung yung polygon kapag may movement sila. Ganun talaga. Kaya kailangan yung ayusin. So, yan. Di ba? Itayo na natin yung base mesh natin na ganyan. Tapos, isipin nyo, kunwari, tapos na tong sculpture na to. Okay? Again, tip ko sa inyo, huwag muna kayo magpo-pose kapag hindi naman expressive sculpture yung gagawin nyo. Kapag, kunyari, nagawa kayo na sculpture na kahit ano, na tao, ganun. Huwag muna kayo magpo-posing. Pagbaguhan kayo, simulan nyo muna lagi na symmetrical lagi yung ginagawa nyo. Except na lang depende sa style nyo. Kung expression yung gagawin nyo, parang gusto nyo gumawa ng wala talagang symmetry, walang ano, okay lang yun. Pero kung sa tao, diba, isymmetry nyo muna, tsaka nyo na lang i-pose. Pero may video ako, si Akuma, papakita ko na lang sa inyo. Nag-ano lang ako sa kanya. Nagtawag doon, nagawa ako ng symmetry sa katawan, pero sa mga damit, sa mga detail, hindi ko na symmetry, pinupost ko na lagi kasi gusto ko expressive, gusto ko panagkamali ako, okay lang. Okay, so ayan, pero sa instance na to, kunyari, isipin nyo tapos na, ipopost nyo na, may details na kayo, whatever. Okay, next,
Ganun din ulit. So, kunyari, gusto kong yung arm itaas, iparang lagyan ko ng konting dynamic na pose, di ba? So, ganun ulit. Balik kayo masking, i-invert nyo muna. Tapos, balik kayo kay transform. Tapos, di ba? Kung ano yung imamask nyo, kunyari ito, ay kung ano yung ipopose nyo, ilagay nyo doon yung orbit nyo. Pero yung problema dito guys ha, mawawala na yung symmetry nyo kapag hindi na okay yung symmetry nyo kapag ginalaw nyo yung orbit basta-basta. So mag-duplicate kayo ng file nyo na to, yung T-pose nyo. Well, hindi siya naka-T-pose pero ganitong pose, whatever. Okay, so masking ko. Okay, naka-mask na. So, invert. Ayun lang, papaikutin ko. So, paikutin ko. Diba? Mas madali na ngayon mag-posing. Mas madali na. Kesa pag hindi nyo, tawag dun, hindi nyo inayos yung transform na yun. So, na-pose ko na dyan. Okay na muna yan. So, masking. Tanggalin ko yung masking. Pwede kong lagyan ulit ng konting inflation dyan. Pag nasira lang naman guys ha, hindi naman. So tanggalin ko na yung symmetry. Ayusin nyo na lang yung pagpili pag mask nyo. Ako kasi hindi ko inayos. Kaya naging masyadong curve. So anyway, ayusin ko na lang dyan. Or pwede nyo gamitin yung move kung ayaw nyo inflate. Para mas gradual lang yung change nyo. Diba? So yun yan. Next, oh. Kaya maganda hinihiwalay-hiwalay part by part. Tapos, di ba? Tsaka nyo ipopose. Pero pwede rin as a whole. Lalo na pag marami na kayong detail, as a whole nyo na lang. Tapos, ito, kunwari, i-mask ko to. Ayan, nakamask. Okay? Transform. Pag ginalaw ko yan, mask ko muna. Invert. Pag ginalaw ko yan, for sure, may hirapan kayo. Ayun o, ang weird. So again, ibalik nyo. Itutok nyo lagi. Huwag nyong kalimutan itutok. So masking, clear, invert, then transform. Then itutok nyo muna yung, wala masking ko. Itutok nyo muna yung orbit. Yan. Pwede nyo na nga i-rotate eh, para ready na kayo when it comes to tawag doon, to pose your character. So, okay na ba ako doon? Andyan na ba yung orbit? Okay, masking. Tapos, invert ulit. Ayan, i-mask ko. Oops. Mask. So, happy na ako dyan. Okay na yan. Tapos, invert ko. Tapos, ayan. So, medyo may pagka time-consuming mag-pose. Pero once makuha nyo to, bibilis naman kayo eh. So, okay. So, ayan. Post ko dyan. So, kayo na bahala kung paano nyo ipopose. And, pero ingat lang. Posibleng masira yung triangles nyo ha. Pag ganyan, kunyari ganyan, sinample ko, nasira naman na ganyan. Okay lang yan. I-remesh ko na lang yan eh. Ayun o, na-remesh ko. Tapos, smoothen or dagdagan ko dyan, whatever. Inflate ko. Diba? So, pa nagpo-post kayo guys, remember, may mas stretch, may mas squash talaga na pixel. So, kailangan nyo talagang ayusin. Parte siya ng 3D kapag gumagawa tayo ng 3D sculpture. Parang totoo clay, di ba? Pag inikot nyo naman, na-squish siya eh. So, ayun. Ganun lang, tapos na, ito. Dahil naka-ready naman, di ba? Diba? Oops. Irotate ko yung ulo niya na nakataas. So, ayun. Nasa inyo na yung paggawa ng post ninyo.
Pero at least napakita ko na sa inyo kung paano madaling magpo-pose kay sculptGL. Okay, pero pag natuto na kayo ibang 3D application, sobrang mas madaling mag-pose. Pero ganito rin yung logic, mas madali lang ng bahagya. Okay, so ayan, pa-post na. So again, huwag niyo munang kalimutan yung clear sa masking, tapos i-move yung orbit sa gusto nyong i-pose. Okay, sige, maraming salamat. Next lesson and video na lang.